may bago na naman tayong aralin ngayon sa arts. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay karugtong sa ating unang leksyon tungkol sa teksturang biswal. Ang ating bagong aralin ay pagguhit ng tanawin na may balance. Ano kaya ang balance? Para malaman ang kasagutan, tapusing panoorin ang videong ito. Handa na ba kayong matuto? Tara na! Simulan na natin! Meron tayo dito ang tatlong larawan. Tingnan ninyo ang unang larawan. Ito ay ang mga bundok. Sa pangalawang larawan naman ay isang bahay kubo. At ang pangatlong larawan ay isang puno. Paano kaya natin itong gagamitin ang tatlong larawang ito upang makabuot tayo ng isang sining na mayroong balance o balanse? Ipagsasama-sama natin ang tatlong larawan upang makabuo ng isang likhang sining. Pwede kaya? Tama! Pwedeng-pwede natin itong ipagsasama ang tatlong larawang iyan. Saan kaya natin pwedeng ilagay ang mga bundok? Tama! Ang mga bundok ay pwedeng ilagay natin sa likuran. Paano naman ang puno? Ang puno naman ay pwede nating ilagay sa may unahan. At ang bahay kubo ay pwede nating ilagay sa gitna. Mamaya lamang ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin ipagsasama-sama ang tatlong mga larawang ito upang makabuo tayo ng isang balanse. Balance na mayroong likuran, mayroong unahan at mayroon ding gitna. Yan yung tinatawag nating balance. Gusto nyo na bang makita kung paano natin ipagsasama-sama ang tatlong larawang ito? Excited na ba kayo? Ako rin ay excited na. Tingnan na natin. Tingnang mabuti. Yan yung likuran, mga bundok. Sa gitna naman ay ang bahay kubo. At nasa unahan ang puno. Lalagyan rin natin ang iba't iba pang mga detalye upang maging kaaya-ayang tingnan ang ating likhang sining. Huwag kalimutan ang mga ibon. At syempre, hindi makakalimutan, nandyan rin ako, tingnan ninyo. Tada! Ang likuran ay background, ang gitna ay middle ground, at ang unahan naman ay foreground. Ang mga bagay na nasa harapan at malapit sa tumitingin ay malaki, yun yung tinatawag nating foreground. Samantalang ang nasa likuran ay maliit lamang dahil malayo ito sa lugar ng tumitingin. Ito yung tinatawag na background. Ang iba pang mga bagay na nasa pagitan ng harapan at likuran ay nasa gitna. Yun yung tinatawag nating middle ground. Kaya mayroong balance ang isang sining. Ano ba ang balance? Ang balance ay naipakikita sa larawan sa pagkakaroon ng harapan, gitnang bahagi at likuran ng larawan. Ito na yung foreground, middle ground at background. Iginuguhit ng malaki ang larawan kapag ito ay makikita sa unahan na tinatawag nating foreground. Iginuguhit ng maliit ang larawan kapag ito ay makikita sa hulihan. Ito yung background. Subukan natin ang pagsasanay.
ituro ang harapan, gitna at likurang bahagi ng sumusunod na larawan. Handa na ba kayo? Tingnang mabuti ang unang larawan. Nasaan kaya ang foreground, middle ground at background? Sa unahan ay foreground, ang tubig ay middle ground at ang langit ay background. Ang pangalawang larawan naman. Saan kaya dyan ang foreground, middle ground at background? Okay, foreground sa unahan, middle ground ay yung sa may bahay at ang background ay yung mga ulap. Sa pangatlong larawan naman, tingnang mabuti. Okay, very good. Ang foreground sa may damo, middle ground sa may tubig at background yung may mga puno. O sige nga, kayo naman. Sagutin ang ating pagsasanay. Sundin ang mga pamamaraan na inilatag natin sa ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan ang aking iba pang mga videos para sa aralin ng MAPE. Sana ay may natutunan kayo sa araw na to. Hanggang sa muli, please please don't forget to subscribe, click the bell button, like, share, and comment. Have a nice day!